Ayan, live na pala ako. Okay, magandang Webes na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nagsisimula pa lang pero flooded na ang ating comment section. Magandang, magandang, magandang Webes na hapon sa ating mga Arpantastic at Arpanalong cuties mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ayan, kamusta ang bawat isa? Nawa ay sa kabila ng pagkakaroon ng mainit na panahon, ay patuloy nyo pa rin akong tanggapin ng buong puso at higit sa lahat, mainit nyo pa rin kaming subaybayan every Thursday. Okay, magandang hapon sa inyo, Gabriel, Carlo, yes, hindi mga nawawala sa ating comment section. Gayon din kay Marge, hello Marge, gayon kay Josa, hello Samantha, precious love Alcantara. Gaano ba ka precious ang pagmamahal, precious? From LFG Jamantina National High School. Ayan. Magandang hapon din sa iyo, Alriza, at kay Micaela Sam de la Cruz. Ayan. Mika Rizella Cristobal. Ayan, dumadami ang mga ating viewers mula sa LFG Jamantina National High School, pero hindi pa rin nawawala ang talagang daily viewers mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. Ano, hello sa iyo Alriza, Laika Trish, pa shout out daw po kay Tutor Jessica. Hello, Tutor Jessica, na naandyan lang sa aming library. Hesley Feya. Ayan. Sa akin din po mga kasamahang guro mula sa Abuyod National High School. Iisa-isayin ko po kayo. Si Ma'am Amy, si Ma'am Kat, si Ma'am Mary. Ayan. Si Ma'am Karina, si Sir Mariano, at saka si Sir Violito. Kasama na rin po ang aking mga bakla ng taon. Ayan, na nasa senior high school. Hello po, magandang magandang hapon sa inyo. Kay Renny D. Jasper, Leah Jazz Agbuya. Ayan, hello. And kay Krisha May Kalumag, Angel Laika Patiag. Okay, so marami na. Tapos na tayo dyan sa mga pagbati na yan. Ngayon naman po, pwede ba na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng papuso tayo dyan. Baka naman may mga papuso dyan, no? Ayan, habang tayo, kasi tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo na ng ating, para sa fourth quarter. Sino mga excited na para sa quarter? Ayun. At may nag-green na puso na agad. Meron pang papula. Pasko na ba? Okay, hello sa'yo. Say hello ko sa inyo, sa aking mga kasamahang guro. Salamat po sa pagsuporta. Okay, at dahil dyan, yan, Mark David Bayran Marin. Yan. Okay, so excited na ba kayo para sa ating tatalakayin ngayong araw na ito? Dahil ako mismo, ako ay excited na. Tumatalo na yung isip at puso ko para sa ating closing remarks next week, para sa ating recognition sa mga bata, sa mga mag-aaral na walang humpay sa pagsubaybay, at pati na rin po sa mga parents, sa mga school talaga na supportive sa mga kabataan, para lalo na po sa Itulay na patuloy po namin ginagawa ang lahat ng aming makakaya para patuloy na maitulay ang pagkatuto. Okay, so dahil dyan, ayan, ang dami ng kulay. Makulay talaga ang ating buhay every day. Yan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay neo-kolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya, na ang pangunahing layunin ay nasusuri ang mga anyo, tugon at epekto sa neo-kolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ano kaya yung neo-kolonyalismo? Ano? So, para mas maunawaan natin ay magsimula na tayo. Pero bago yan, may papakita muna ako sa inyong larawan. Ayan. Ayan. Sige, ano yung nakikita niyo sa larawan? Pakilagay nga sa inyo sa comment section. Ano yung meron sa larawan? Ayaw. Tulad nyo din ba yan? Ano ang tawag dyan?
Basag na tasa, yes, basag na tasa. Tulad nyo ba yan, mga broken? Wow. Sino broken dyan? Basag na baso. Ayan. Basag na tasa. Yes. Basag yan na tasa. Or broken cup. Ayan. Maaaring yung iba nakakaranas ng ayan, brokenness or kung ano man ang nararanasan nyo, feelings nyo today. Ayan. Keep fighting na lang. Pero ito bang tawag dito, ito bang tasa na ito, kaya niyang lumaban? Ayan. Paano na? Ang tanong dyan, paano na? Magagawan pa ba ito ng paraan? Ayan. Basag ang puso ni Tutor Je. Don't worry, Tutor Je. Ayan. Pero hindi po ako broken, sabi ni Mark. Yun, nakasagot na kasi si Mark. Ayan. Alam niyo ba na sa kabila nung pagkakaroon ng basag na tasa, may lamat na 'yan. Pwede mabuo pero may lamat na. Yes. 'Yon sa kabila no na sa kabila ng pagkakaroon ng basag o kaya naman ay sira, maaari pa rin natin itong magawan ng panibagong buhay. 'Di ba? O halimbawa, yung basag na tasa na 'yon, pwede siyang gawing candle holder. Pwede din siyang pang-disenyo sa inyong bahay o sa inyong tahanan. Maaari nyo rin siyang gamiting mapagtaniman ng mga halaman. Okay. Sabi nga dito, pwedeng mabuo pero hindi na maibabalik sa dati. Sa dati. Tama yun. Kumbaga parang dati, perfecto siya, pero maibabalik natin, pero hindi na kasing tulad nung perfecto na nung nakuha ninyo. Katulad din yan ng ating tatalakayin ngayon. Ano? Nagkaroon, binasak tayo, o kaya naman ay winasak tayo ng mga bansang kanluranin. Pero, at the same time, nung winasak tayo, ay natutunan naman nating mahalin ang ating bansa. Kaya nga tayo ngayon nagkaroon ng kalayaan dahil natutunan nating ilaban o ipaglaban yung kung ano yung meron sa atin. Okay, yan o. Kaya nga tayo may tinatawag na nasyonalismo, no? Pagmamahal, pagrespeto, at paggalang sa ating bayan. Okay, sabi dito, sabi ni Alriza, tama ka dito Alriza, pwede po nating i-recycle na lang. Mabubuo pero di na kasing tibay ng original. Ayan. Hindi na po mabubuo ang babasaging tasa pero po pwedeng i-recycle sa ibang paraan para maging kapakipakinabang. Tama kayo doon, no? Hindi lahat ng nasisira ay hindi na natin mapapakinabangan. Ayun. Kaya katulad din sa kung ano yung nangyayari sa atin sa panahon ngayon, tingnan niyo nagkaroon tayo ng pandemya, no? Akala natin katapusan na, parang hindi na natin alam kung paano tayo ulit magsisimula, pero nagkaroon ulit ng panibagong sanga sa pag-aaral, di ba? Noon ang akala lang natin kaya natin gawin ay pagbabasa ng libro o kaya naman ay pagsulat gamit sa loob ng classroom. Pero hindi na natin namalayan na nagbunga na pala ng magandang epekto din ang pandemya, di ba? Nagkaroon tayo ng itulay na kung saan nakilala ko kayo, nakikita ko, hindi ko kayo nakikita, pero na-experience ko yung eagerness ninyong matuto. So, ganun din ang nangyayari sa atin sa panahon ng neo-kolonyalismo, na kung saan, minsan pinaghati-hatian ng mga mananakop na kanlurang bansa ang mga bansa sa Asya. Gumamit ang mga Asyano ng mapayapa at marahas sa pamamaraan upang makamit nilang muli ang kalayaan o kapayapaan, di ba? Gumamit sila, hindi nila hinayaan ang mga kanluraning bansa na yurakan tayo o patuloy tayong nasa ilalim. Kumbaga, lumaban ang ating mga pinuno, ang ating mga bayani upang maitaguyod at maitayong muli ang ating bandila. Ayan.
Ang ibang bansang Asyano ay patuloy na napasailalim sa dominasyon ng kanilang dating mananakop sa isang bagong anyo ng kolonyalismo, tinatawag na neo-kolonyalismo. Ang neo-kolonyalismo kasi ay nagsimula sa salitang ugat na kolonyalismo o pagsakop plus yung neo, ang kahulugan nito ay makabago, makabagong paraan ng pagsakop. So paano kaya, ano kaya yung ginawa o ano kaya yung mga paraan ng pagsakop noong panahon ng neo-kolonyalismo? Okay, sabi dito ni Samantha, kahit hindi na siya may babalik sa dati, ito pa yung kanina, no? Kahit hindi na siya may babalik sa dati, pwede pa rin naman natin siyang gamitin sa ibang paraan. Hindi man siya katulad ng dati, pero may chance na mabigyan yan ng mas maayos sa ibang paraan para maging maganda sa ibang paraan. Tama naman yun, ano, Sam? Hindi na may babalik sa dati, pero maaari pa nating magamit tulad ng dati. Kaya no, para pa sa ibang iba't iba pang paraan. Ayan. Pag sinabi nating neo-kolonyalismo, ito ay makabagong uri ng pananakop na hindi tuwirang pagkontrol sa isang mayang bansa ng isang makapangyarihang bansa. O kaya no, ito yung ano, kokontrolin ka pero meron pang ibang paraan ng pagkontrol sa iyo. Yung parang hindi siya tuwirang pagkontrol sa iyo ng malayang ng isang bansa, makapangyarihang bansa. Ayan. Ito yung mga aspektong pinag-ugnayan, pamamaraang pang-ekonomiya, pang-kultura, pang-politika at pang militar. Ito yung lubos na naapektuhan ng neo-kolonyalismo. Ayan, sabi dito ni Gabriel, kailangan magpatuloy ang buhay po kasabay ng pagbabago sa paligid. Yes. Sa neo-kolonyalismo, nagkaroon ng mga pagbabago, nagkaroon ng mga hirap at ginhawa, pero patuloy din pa din tayo dapat na umuusad at uusad sa kabila ng mga nangyayari. Ayan. Una na dyan ay ang, ayan, bahagi ito ng neo-kolonyalismo sa ekonomiya. Una na dyan, dayuhang pautang o foreign debt. Ang anumang pautang ng International Monetary Fund o IMF, World Bank o ng Estados Unidos ay laging may kondisyon. 'Di ba? Alam naman natin, 'di ba, sa paligid kahit sa ating komunidad. Kapag ka may hiniram, syempre umaasa ka na ibabalik 'yun sa iyo. O kaya naman, kapag merong meron kang ibinigay, umaasa ka na may ibibigay din sa iyo. Ganon yung paraan ng neo-kolonyalismo, lalo na ng mga dayuhan na kung saan dapat may kondisyon. Kapag binigyan kita ng ganito, dapat may kapalit, merong kapalit, merong ibibigay na tubo, yon. Kasi yun yung ano, kumbaga, dun nakikita yung doon nakikita yung mga dayuhang bansa. Kumbaga, hindi basta lang, hindi dahil pinahiram kita, yun na yun, thank you na lang, hindi na ganoon. Di ba, parang ano, give and take yon. Pero syempre, yung sa take nila, mas malaki. Kasi syempre, sila yung mga, lalo na pagdating sa pera, nagpautang sila ng halaga, syempre, dapat ang balik din sa kanila, doble. Ganon. Yan. Kaisipan ng hinawakan sa neo-kolonyalismo naman, naukol naman sa kultura, ang kaisipan ang hinawakan sa ganitong pamamaraan na bago ang ating pananaw sa mga bagay, nalikas na ang kinang bansa dala ng mga ipinakilala ng mga dayuhan. So, ano yan? Kumbaga parang dito, sige po. Narito ulit si Mrs. Janet. Hello po, magandang hapon, Ma'am Janet. Gayon din si Nanay, si Ma'am Marites Mercado. Hello po sa inyo. Yan.
'Di ba? Tayo mas ano natin eh, tayo sa kasalukuyang panahon. Mas minamahal natin kung ano yung international.
Hello? Sorry. Ayan, nakikita niyo ulit ako. Yes, hello po. Pasensya na po at ako ay biglang nawala. Nag-connect lang ako sa panibagong panibagong server po. Ano po? Pasensya na. Sorry. Akala ko mamimiss ko kayo. Sorry, wait lang po. Ayan. Sa kultura, balik na tayo. Yan, thank you Lord. Yan. Sa kultura, kaisipan ang hinahawakan sa ganitong pamamaraan. Nabago ang ating pananaw sa mga bagay na likas na angkin ng bansa at dala ng mga ipinakikilala ng dayuhan. Mas gusto natin ano, aminin man natin o hindi, mas gusto natin na ano, branded yung mga ano natin, mga ginagamit natin. Ayaw natin yung gawang lokal. Diba? Parang mas gusto natin na mas gusto natin yung mga brand na kilala sa ibang bansa kesa dun sa atin, kesa yung sa mga gawang lokal. Kasi parang sa atin, mas maganda ka or mas mayaman ka kapag ikaw ay nakasuot ng mga branded shoes, branded na damit, 'di ba? Pero pag halimbawa nakita ka nakasuot ng Patadjong o kaya naman ay mga Pilipinyana, 'di ba? Parang kung titignan nila parang ay sino naman kaya 'yon, ano? So dito sa kultura, 'yun ang mga ano, kaisipan nila yung kumbaga ang ginusto, ang kinuhanan nila. Wait lang. Yan. Ang tinira nila ay yung ating kaisipan na mas mahalaga sa para sa atin yung mga produktong dayuhan o banyaga. Ayan. Dito naman sa neo-colonialismo ng politika, kung hindi mapasunod ng mapayapa, gumawa ng paraan ang mga neo-colonialistang bansa upang guluhin ang isang pamahalaan o tuluyan itong ibagsak. Yun yung paraan nila noon. Kumbaga, kasi 'di ba, part of it, pinatatakbo tayo or puppet tayo ng mga dayuhang bansa. Kaya kung ano yung gusto nilang mangyari, dapat ganun ang mangyari sa atin. Kaya ang ginawa nila, kung hindi ka susunod, kailangan pabagsakin ang iyong pamahalaan. Militar. Nagpapadala ng mga pulis at sundalo ang Estados Unidos upang magsanay at magpalaganap ng mga tagapayong militar upang tulungan ang pamahalaan sa pangangalaga ng seguridad ng bansa. Ito na yung pakikipagtulungan natin sa iba't ibang sa mga militar. Di ba? Katulad ng United US. Di ba nagpadala sila sa atin ng kanilang mga sundalo? Ito ay hindi, pangunahing layunin nila ay upang sanayin ang mga sundalong Pilipino. Pero at the end of the day or pagkatapos naman ng mga, maraming dahilan, pero parang ang tingin ng iba ay para unti-unti ay makapasok sila sa atin. Ganon. Ayan. Ito naman ay yung epekto ng neo-kolonyalismo, unang-una na sa ekonomiya. Malimit na mabaon sa pagkakautang ang mga bansang neo-kolonyal. Siyempre, pangunahin nilang gawain dito, ano eh. Tapos isa pa, nawawala ng kakayahan ang mga bansang neo-kolonyal sa pagsasariling pang-ekonomiko. Ibig sabihin nito, yung mga bansang dayuhang bansa, sila yung lagi yung mga produkto nila ang madalas nating ifa-front. Or ito yung mga produkto nila yung pangunahin at kailangan maibenta muna. Di ba? Tapos, syempre, kailangan nating ipakilala yung mga produkto natin. Ano ang gagawin nila? Kailangan, kapag ibebenta natin yung produkto natin, hindi naman siya basta
maipro-provide o maibebenta kung hindi naman tayo mangungutang sa kanila. So, ang ginagawa natin dito ay nangungutang tayo sa mga dayuhang bansa. Kaya, ang nangyayari, imbis na tayo ay kumita, ang nangyayari ay nalulubog pa tayo sa pagkakautang sa kanila. Yan. Isa pa rin epekto dito ay ang lumalaki ang agwat ng mayamang bansa sa papaunlad na bansa pa lamang. At the same time, pinakikinabangan ng mga mayayamang bansa ang likas na yaman ng mga neo-colonial na bansa. Ibig sabihin ito, di ba? Ang pangunahing talaga nating gusto ay maging umangat. Umangat tayo o umunlad tayo. Kaso, kung patuloy tayong mangungutang o kaya naman ay manghihiram ng pondo mula sa mga dayuhang bansa, syempre, imbis nga na umangat tayo, ang mangyayari, papalubog tayo ng papalubog dahil yung kinikita natin, bukod sa pinangbabayad natin sa principal na utang natin, ay ibinangbabayad din natin sa nagiging tubo. Yon. Kaya, kung makikita natin, mas lalong yumayaman yung mayamang bansa at lalong naghihirap yung mahihirap na bansa. Lalo't walang kakayahang tumayo o magsarili nung bansang iyon. At the same time, nangungutang tayo sa ibang bansa o nangungutang tayo sa mga dayuhang bansa. Tapos, itong mga dayuhang bansa na ito, ang pinakikinabangan naman nila ay yung likas na yaman ng ating bansa. Halimbawa, bibili sila ng product natin. Ang mangyayari sa product na yon, ibibenta natin ng mura. Tatatakan nila. Pagdating nila sa kanila, tatatakan. Pagbalik sa atin, mahal na kagad. Mahal na agad yung produkto na yon. Halimbawa, tsokolate. Hindi tayo, sila ay humahango sa atin ng mga prutas na yon. Tapos, syempre, doon nila yan gagawin. Ilalabas natin yon. I-export natin yung product na yon. Tapos, gagawa na sila, mag-mix na sila ng iba't ibang gatas o kaya ng cheeses o kaya ng mga nuts. Tapos, pagpasok dito sa ating bansa, though galing yon sa atin, pero pinangalanan sa kanila, pagbalik sa atin, mahal na kaagad ang presyo. Diba? Tayo ba ay umiinom ng kape ng o tsokolateng galing gawa lamang sa tableya? Diba bibihira tayo umiinom ng ganon? Kadalasan ang mga iniinom natin ay yung tsokolate na okay naman yung mga produkto na nabibili natin sa Starbucks o sa mga kilalang mga coffee shop, di ba? Pero kung titignan natin, alam niyo ba, ang mga product nila talagang gawa dito sa atin, pero ipinangalan sa kanila. Ganon. Isa pang epekto nito ay ang pagdagsa ng mga produkto ng mayayamang bansa sa pamilihan at the same time ay nagkaroon ng hindi magandang resulta ang kita at trabaho. Ayan. Dahil maraming produkto, marami silang produkto doon, ginadala dito, tapos iyon ang ibinebenta dito. Ibinebenta natin dito. Ang nangyayari, yung mga lokal na produkto ay naisasantabi. Tapos, ang mas nauubos sa produkto ay yung mga produktong imported. At the same time, dito, nagkaroon ng hindi magandang resulta sa kita at trabaho. Siyempre, kung hindi naman nabebenta yung mga lokal na produkto, siyempre mawawalan na sila ng yung mga trabahador nila, tatanggalin na nila kasi parang hindi na rin naman makakatulong. Diba? Kaya nangyayari, nababawasan ng trabaho, trabahador na Pilipino. So, dahil nabawasan na, for example, ay mawawalan sila ng kita. Diba? Yung kita, tapos yung mga trabaho nila hindi na maayos. Yon. Tapos, ang mas kumikita pa ay yung mga investors natin na mga dayuhang bansa. At take note, itong mga dayuhang bansa na ito, sila ay mga mayayamang bansa. Okay. Yan.
Sa kultura naman, ano naman ang epekto nito sa ating kultura? Na isa katuparan ang mental colonization, at the same time, bumaba ang pagtingin ng bansang neo-colonial sa sarili niyang kultura. Okay, ito yung mental colonization, di ba? Sino dito, sige nga, patingin nga sa comment section, sino dito yung nagmamahal sa BTS na naumiiyak-iyak pa dahil sa BTS dahil magdi-disband na daw sila. Sige nga, taas ang kamay ng mga nalungkot dahil magdi-disband na daw ang BTS. Ayan. Diba? Kumbaga parang mas para sa yung ilan, ang ilan sa mga mamamayan sa ngayon, ha? Kumbaga mas mahalaga sa kanila yung nakikita nila ang halaga ng ibang produkto o kaya naman ay ng mga ibang tao, di ba? Mas sinatangkili po ng iba sa atin ang mas important na product kaysa sa gawang Pinoy. Yes. Totoo yun. Ayun, si Carlo. Si Carlo talaga umiyak-iyak pa daw dahil sa BTS. Tama ba? Tama ba ako doon, Carlo? Ayan din, for sure, si Ma'am Je, si Tutor Je. Nalungkot dahil magdi-disband na daw ang BTS. Kaya kilala niyo pa ba yung mga kinikilalang artist, Filipino artist? Kilala niyo pa ba sila? Meron pa ba kayong kilalang Filipino artist? Pure-blooded Filipino artist? Di ba, bibihira na. Baka nga pag pinaawit kayo ng awitin ng BTS o awitin ni Freddie Aguilar, mas kantahin niyo pa yung kahit pang Korean yung language, eh, nakakanta niyo pa samantalang yung kanta ni Freddie Aguilar na Bayan Ko, baka hindi niyo alam kaawitin yon. O, yun. O, sabi ni Aliana, hindi nagpapatalo si Aliana, Filipino artist daw. Aliana ay SB19 and Ben and Ben. Yes, of course. Ayan, yan yung mga ano ng... Oh, meron din dito si Alriza din, si Freddie Aguilar, Carlo Miguel. Aba, si Celine Dion ay ano, foreign yan. Yan, mas kilala ang foreign acts, actors, actresses, singers, ano. Okay. Isa pang epekto ay ang napabayaan ang sariling kalinangan at maging ang sariling wika. Ang pagpasok ng mga pagkaing dayuhan at ipinagpalit ang katutubong mga pagkain tulad ng kalamay, puto, latik at bibingka. Okay. Ayan. Sabi dito ni Gabriel. Ogie Alcasid. Yes. Ilan lamang sila sa mga kinikilala natin at yung mga tinatanggap natin na mga artist, Filipino artist. Ayan. Kahit sa pagkain pala, sa pagkain din, ha, 'di ba? Bibihira na yung kumakain dito ng mga puto, kalamay, tapos minsan pa meron pang konyo. Alam niyo 'yon, yung English Filipino, ganun yung pagsasalita nila. Wherein Regine. Okay, wherein mas parang mas pinahahalagahan natin yung mga produkto ng ibang bansa. O halimbawa, katulad na lamang ng burger, fries. Meron pa tayong pasangyupsal dyan. O, diba? Diba mas gusto na natin yun kesa sa mukbang ng kalamay, puto, latik at bibingka. Diba mas gusto natin mukbang yung fried chicken o kaya naman ay ano ba? Burgers, di ba? Kumbaga parang hindi na natin masyadong, okay na kain natin, pero hindi na natin masyadong ina-appreciate yung mga Filipino products. Kasi mas nangunguna na sa atin yung pagtanggap o pagtangkilik sa mga produktong banyaga. Ayun, lalo na yung mga banyagang pagkain. Tapos, isa pang nakakadagdag dito ay kapag ang isang produkto ay in-endorse ng mga paborito nating artista mula sa ibang bansa. Diba, katulad ng, ano ba, sa Dunkin' Donut,
Sino ba yung ano na yon? Hindi ako masyadong familiar. Basta makita ko lang sila parang, ah, okay, Korean siya, gano'n. Yan. Oh, may kumakain ng buro, ang palaya, talong at isda. Yes, of course. Yan. Meron pa isang, ang paghahangad ng mga Pilipino ng pagkakaroon ng mga material na bagay na siyang batayan sa katayuan sa lipunan. At ang mga kaugaliang Asyano ay napalitan ng makabagong anyo ng kaugalian o kasanayan. Okay, yan o. Kung dati, gumagamit pa tayo ng po at opo. Ngayon, meron pa bang gumagamit ng po at opo? Diba? Parang bibihira ako nang marinig yun sa mga kabataan ngayon. Basta na lang sila sasagot, sige, nandyan. Alam mo, nagtanong ang nanay, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Ayan. Yung iba naman ang sasabihin, hindi na ako kakain. Pero noon, ang bait naman ni Alriza, meron po, ako po. Tama naman yon. Dapat pa rin natin, yes po. Sabi ni Carlo. Konyo naman pala si Carlo. Okay, yan. Sino pa dito yung nakakakita ng bahay kubo? Yung tunay na bahay kubo ha, hindi yung ano, mga bahay kubo na yari sa Pawid. Ayan, may nag-opo. Yes, Samantha. Gusto nyo pa bang matulog o tumira sa isang bahay kubo o mas gusto na ninyong manirahan sa bahay na bato? Ayan. Bibihira na natin makita ang bahay kubo dahil industrialized na ang halos kabuuan ng bansa. Diba? Parang mas mahalaga na sa atin na magkaroon ng bahay na bato dahil iyon ay hinihingi ng pagkakataon. Halimbawa, dahil sa lakas na rin ng bagyo o kaya naman ay dahil sa madali na siyang masunog, diba? Yes, isa, ito talaga yung nawala na. Pati po ang pagmamano sa mga nakakatanda ay hindi, ayan. Ngayon na, dito sa karamihan sa mga nakikita ko, ang pagmamano ay hindi na nila ginagawa. Dahil para sa kanila, hindi na yon effective. Para nakakahiya ng gawin, ganon. Bahay na kubo po kasi malamig ang hangin sa loob ng bahay, hindi na kailangan ng electric fan. Totoo naman yun. Totoo yun, Gabriel. Lalo na sa mga naninirahan sa probinsya, alam mo, ang sarap manirahan sa probinsya dahil mga puno, may mga prutas, lahat fresh. Fresh ang hangin, fresh ang mga prutas, ganon. Maraming papaunlad at di maunlad na bansa ang sumailalim sa proseso ng neo-kolonyalismo at ginampanan ang mga sumusunod na mga papel sa pandaigdigang antas. Una na dyan, ito ay naging tambakan ng sobrang produkto. Ikalawa, taga-supply ng lakas paggawa. Ayan. Ikatlo, pinagkukunan ng mga likas na yaman. Ikaapat, karugtong ng makakanluraning kultura. At ikalima, tagaganap bilang mga mamimili ng mga dayuhang produkto. Kaya kung titignan natin, yung mga produkto na mula sa ibang bansa, ang starting product no nang galing muna sa isang mahirap na bansa. Oh, halimbawa nga ang tsokolate o ang mga textile, alam mo, mga prutas din, lahat 'yon galing dito sa atin. 'Yun ay likas na yaman sa atin. Tapos dadalhin natin sa ibang bansa, i-export natin sa ibang bansa. Ngayon, ending noon, tayo ulit ang mag-i-import. Tapos, tayo yung bibili ng sarili nating produkto na ginawa o parang in-improve lang nila. Di ba ang mga kape? Pero ngayon ang kape kasi nakikilala na ang Batangas Coffee, yon, ang Sagada Coffee, yon. Nakikilala na siya. Unti-unti na kasi nating minamahal ang mga lokal na produkto. Dito na, kumbaga parang sa panahon natin ngayon, unti-unti nang kinikilala, unti-unti nang pinapahalagahan, at the same time ay unti-unti nang tinatanggap ang pagbabago na ang lokal ay kailangan unahin bago ang mga international
products o mga produktong banyaga. Ayan. Kung titignan natin, ano, dito sa bansa natin, talamak ang BPO, BPO companies. Bakit? Kasi hindi sila makakuha or nakakakuha sila ng mga empleyado doon, yung mga naninirahan doon na ba, mga Amerikado, Amerikano, Canadian. Mahal kasi ang bayad sa kanila. Samantalang sa mga Filipino, ayan, mataas ang sweldo nila dito pero hindi sing taas ng sweldo ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kung titingnan natin, ano, halos lahat ng mga kumpanya na kumpanya, ang kinukuha nilang mga empleyado ay yung galing sa mga papaunlad na bansa pa lamang kasi para sa kanila, hindi ganon kataas yung kailangan na ipasweldo. Merong limit, pero hindi tataas doon sa limit nila. Ganon. Kaya mas para sa kanila, mas gusto nilang kumuha sa mga papaunlad na bansa pa lamang. Ayan. So, ngayon, sige. Malapit na akong magtapos. Pero, dahil, sige nga po, pwede bang paulan ng bulaklak, red roses, yan. Sa, hanggang sa ngayon ay nakikinig pa din. Red roses. Ayan. Sa mga patuloy pa rin pong nakikinig at nakasubaybay, ano, paulan po ng red roses. Ayan. Yan, sa ilang pagkakataon ay unti-unting nasira o nawawala ang ilang bahagi ng sariling pagkakakilala ng mga mamamayan dahil sa impluwensya ng mga makapangyarihang bansa. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina ay unti-unti na nating binabalik ang pagkilala sa mga lokal na produkto. Gayon din sa mga local artist o kaya naman ay sa kumbaga parang binubuhay na natin ang ating bansa. Ayon. Parang kumbaga parang sa atin, muli na nating binubuhay yung hindi natin nakasanayan. Sabi dito ni Sam, ginagawa pa din po namin ang pagmamano kasi yun po ang dapat at palagi bilin ni Mama, lalo na sa nakatatanda bilang tanda ng mataas na respeto sa nakatatanda. Yes. Isa itong paraan ng paggalang at pagbibigay respeto. Hindi lang yung basta magsasabi ka ng po at opo. Halimbawa, magsasabi ka nga, opo, pero galit ka. Ganon. Diba? Merong ilang ganon sa atin, tagapin natin o hindi. Sasagot ka, magpo-po at opo ka, pero galit ka. Ganon. Ano? So, ngayon, patuloy po natin na mahalin ang ating lokal na produkto, ang ating kultura, dahil ito, tayo, kayo, lalo na kayo mga learners, ano, ang ating mga tutis, kayo ang magiging bayani sa mga susunod na henerasyon. Kaya, kailangan tanggapin ninyo, mahalin ninyo, irespeto ninyo, hindi lamang ang ating bandila, kundi pati na rin ang ating bansa, na, at ang lahat na nakapaloob dito, ang mga mamamayan, ang mga batas, ang mga likas na yaman, lahat dapat iyon ay patuloy nating palaguin, pagyamanin, at the same time ay ipagmalaki. Tama yon, tama kaya na ang kabataan ang pag-asa pa rin ng bayan, ayon kay Jose Rizal, na sinabi naman dito ni Marge, okay, at saka ni Carlo. No, sana at patuloy akong naniniwala na sa mga susunod na henerasyon, kayo bilang mga mag-aaral na Pilipino ay nawa patuloy ninyong payabungin ang kultura ng Pilipinas. Patuloy ninyong mahalin ang Pilipinas kasi nasa sa inyo, hawak na ninyo ang bolang kristal o kaya naman hawak na ninyo ang apoy na patuloy na magpapalago sa bansang Pilipinas. Yay! Congratulations everyone!
Nawa ay natulayan ko ulit kayo ng pagkatuto, natulayan ko ulit kayo ng pagkatuto. At the same time, nawa ay nag-enjoy kayo kahit sa kabila ng mga glitches ay naitulay pa rin natin ang naitulay pa rin natin ang Webes na hapon na ito. Salamat at maraming salamat. More love for everyone. Ayan, nasa dugo ng pagiging Pilipino, kaya mahalin ang pagiging Pilipino. Yes, namulat sa pag-asa, sa pag-ibig, hindi na muling pipikit. Laban ka dyan. Laban ka dyan, Carlo. Ayan. Maraming salamat. Pero, hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong ilang gawain. Piliin ang mga letra ng larawan na nagpapakita ng produkto, kaugalian, at kulturang ng mga Pilipino. Pipiliin nyo, pwedeng isang letter lang o kaya naman ay dalawa. Okay, with that, let's start. Ayan. Alin kaya dyan ang kultura o kaugaliang Pilipino? A or B? A and B ba? Okay. Yan, sabi dito na Elvisa, Pilipino ako at ikinararangal ko ito. Tama ka dyan. Pilipino tayo at ikarangal natin ito. Ayan, may sagot na. Ayan, tama kayo na ang sagot ay A at B. Ganito pa rin ba kayong nililigawan? At ganito pa rin ba kayong kumakain? Yun. Ikalawang larawan. Anong tawag dyan? A o B o A at B? Ayan, for number 2, ayan. yung panliligaw daw ay hindi na ganon. Yes, chat-chat na lang ganon. Tama kayo dahil ang unang larawan ay bayanihan. Yan. Kaso ngayon, mahirap ng buhati ng ang batong bahay. At ang sunod ay sipa. Ikatlo. Hindi na po ata yung A. Online na po ang pagliligaw ngayon. Yes, true. Minsan nga, kindatan lang na ganun lang. Sige na nga, tayo na ganun. A o B o A at B. Ayan. Ito ay usually kapag ka merong mga fiesta, may mga ganyan. Pasayaw. Tapos itong kabila naman, kapag umaani sila. Yes, A at B pa din ang sagot. Ika-apat. Kasasabi ko lang yan kanina. A, B, A o B o C or A, B at C. Bibihira na ngayon yung mga nagtitinikling o kaya naman yung mga nagsasayaw ng folk dance. Bakit? Kasi ang alam na ng mga kabataan ngayon ay puro TikTok. Diba? Hands up sa mga nagtitiktok dyan. Ayan, tama. Ang tama kasagutan ay A, B at C. Ayan. Ito yung sa pagkakain, pagmamano, at the same time, ito yung sa anihan. And last, yata, but not the least, yan. Ayan. Alin dyan yung produktong Pilipino? Yun talagang galing sa atin, Pilipinas. Produktong Pilipino talaga, ha? Bigla akong nagutom. Ayan. Okay, ang tamang kasagutan dyan ay letter D. Yan, latik. Malagkit na latik. Ayan. Yan yon. Yan yung product ng kakaning Pilipino. Dahil ang French fries, pero may gumagawa naman sila, pero hindi gamit patatas. Ang gamit ay kamote. Yung iba naman, bawa ang burger, meron namang gumagawa sa atin dito sa Pilipinas, gamit naman ang puso ng saging. O, diba?
ano to, Kanyaman ning Kalami ang pong labik. Hindi ko alam, pero Kapampangan na yata yan, Carlo Miguel. Yes, Alriza, kamote po yung ating fries. Mas malutong pa yon. Ano, mas malutong siya. Tsaka, yung fries natin na yon, pwede nating gawing matamis. Diba? Okay, with that, muli, maraming salamat at ayan. Hindi na natin to gagawin kasi magkakaroon na lamang tayo ng recognition on next week. Yan, muli.